Unti-unti nang nabubuo ang gabinete ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos italaga ni Marcos si dating Philippine Airlines President Jaime Bautista bilang susunod na kalihim ng Department of Transportation. Papalitan ni Bautista si Transportation Secretary Arthur Tugade na matatapos ang termino sa June 30 kasabay ng pagbaba sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Bautista ay isang certified public accountant at nagtapos ng commerce degree sa Colegio de San Juan Letran. Nagtrabaho si Bautista ng 25 taon sa PAL kung saan nagsilbi siyang Vice President for Finance, Chief Finance Officer at Executive Vice President. Itinalaga rin ni Marcos si dating Light Rail Transit Authority Deputy Administrator Cesar Chavez bilang bagong Undersecretary for Rails ng Department of Transportation. Si Chavez ay itinalaga na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kaparehong posisyon noong 2017. Si Chavez ang naging susi sa mga proyektong Metro Manila Subway, PNR Manila na may biyaheng Calamba, PNR Manila na may biyaheng Bicol at Tagum Davao Digos Mindanao Rail Project. Si Chavez rin ang nangasiwa sa interconnection ng LRT Line 1 sa bahagi ng Monumento Caloocan City hanggang sa MRT 3 sa North EDSA sa Quezon City. Bago na italaga sa transport sector, nagsilbi muna si Chavez bilang Assistant General Manager for Planning ng Metro Manila Development Authority, National Youth Commission at Youth Sector Representative ng 9th Congress. Sa ngayon, nagsisilbi si Chavez bilang Vice President at Station Manager ng Estasyong DZRH. Itinalaga rin ni Marcos ang veteranang mamamahayag at abogado na si Attorney Cheloy Garafil bilang Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Si Garafil ay kasalukuyang Service Director ng Committee on Rules ng House of Representatives. Nagsilbi ring prosecutor ng Department of Justice at state solicitor ng Office of the Solicitor General itong si Garafil. Nagtrabaho rin si Garafil bilang media practitioner ng Philippine Daily Globe, Central News Agency, Associated Press at ng Pahayagang Malaya. Nagtapos ng master's degree si Garafil sa National Security Administration ng National Defense College at isang Philippine Air Force Reservist na may ranggong Lieutenant Colonel. Samantala, itinalaga rin ni Marcos si Christopher Chet Pastrana bilang General Manager ng Philippine Ports Authority. Si Pastrana ay isang negosyante sa transportation field. Nagtapos si Pastrana ng Bachelor of Science in Agriculture Business sa University of the Philippines Los Baños noong 1987. Sa kasalukuyan, nagsisilbing President at CEO ng Cup Industry si Pastrana at Chairman ng Archipelago Philippine Ferries Corporation na nangangasiwa sa operasyon ng Fastcat Ferries. Itinalaga rin ni Marcos si Labor Secretary Silvestre Rebello III bilang Chairman at Resident Representative ng Manila Economic and Cultural Office. Si Bello ay kasalukuyang kalihim ng Department of Labor and Employment na itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Bago naging kalihim ng DOLE, nagsilbi rin si Bello bilang kalihim ng Department of Justice noong administrasyon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Naitalaga rin si Bello bilang Cabinet Secretary ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula noong 2004 hanggang 2010 at naging Party List Representative noong 2013 hanggang 2016. Samantala, itinalaga rin ni Marcos si dating Cabinet Secretary Carlo Nograles bilang Chairman ng Civil Service Commission. Si Nograles ay isa sa mga ad interim appointees ni Pangulong Duterte, subalit hindi nakalusot sa commission on appointment nitong nagdaang Hunyo dahil sa kakulangan ng quorum. Si Nograles ay isang abogado at naging Davao City 1st District Representative ng 8 taon bago na italaga ni Pangulong Duterte sa executive branch. Bukod sa pagiging cabinet secretary, nagsilbi rin si Nograles bilang acting presidential spokesman at naging tagapagsalita ng Interagency Task Force. Nagsilbi ring chairman si Nograles ng Interagency Task Force on Zero Hunger. Chonayu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayag Nag-uusisa.